Jovelyn Galleno latest update. Result ng lie detector test para kay Leobert. Sa wakas ay nakapag-report na nga ang isa sa mga suspect sa pagkamatay ng biktimang si Jovelyn Galleno. Nakakausap na nga ng National Bureau of Investigation itong si Leobert Das Mariñas. Ayon sa National Investigator na si Mr. Cedric Caabay, ay may mga naiba sa mga sinabi ni Cedric sa nauna nitong salaysay. Pero sa ngayon ay waiting pa rin ang lahat sa sole statement ng suspect. At kapag nag-negative ang DNA ng biktimang si Jovelyn sa nasabing kalansay, ay saka naman sila magpuproceed na mag-ipaimbestiga pa sa mga bagong persons of interest. Narito ang buong pahayag ni Mr. Cedric Caabay. Update lang ho tayo, mangulit lang tayo sa ating pong NBI, mga kabrigada. Nasa kabilang linya ho, mga kabrigada, si Sir Cedric Caabay, ang ating pong Special Investigator 3 ng NBI Palawan. Sir Cedric, good morning. Good morning po at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Apo, good morning Sir Cedric. Sir Cedric, update lang kami. Kumusta sir? May development na po ba or pahiwatig na within this week ay malaman natin yung sa DNA sir? Naghihintay pa rin po tayo ng resulta ng DNA examination at umaasaw tayo ngayong linggo. Sana matanggap po natin yung sabing resulta. Okay, so as of now, wala pa pong mga progress kung meron na pong bang initial na ibibigay na information, sir? Mamaya po, try natin i-follow up sa Maynila kung ano yung development doon sa ginagawang examination. Okay, sige po. Sir, maiba lang ako dito sa ating mga unang umami na si Leobert at si Jovelyn. Naimbitahan na ito, sir, o pumunta na po ng inyong tanggapan? Si Leobert po na interview na natin initially, narinig na natin yung kanyang salaysay. So, inaantay na lang po natin yung kanyang schedule for polygraph examination. Yun na rin po ang request ni Senator Tulfo. So, bago natin po makonsider yung kanyang statement. Yun na po ba yung lie detector test, sir? Opo. Yun po yung ating inaantay. Okay. Saan po yun isasagawa, sir? Dito na rin lang po o sa Manila? Ang request yata is dito na lang gagawin. So, nakapagpadala na rin po tayo ng request natin para dito na i-conduct ng polygraph examination. Okay. Iyang lie detector test, sir, ay NBI na rin po ang magagawa o private, sir? NBI na rin po. NBI na rin. Okay. Dito sa scenario sir no sa initial kahit initial lang po na information na banggit niyo sir yung sa salaysay ngayon ni Leobert ay parehas do sa kanyang initial na nabanggit din sa PNP or iba? Medyo na iba ho, na iba yung kanyang statement. Subalit i-evaluate pa natin ho to yung panibagong salaysay niya at bago natin kunan ng on the statement. Okay, so ibig sabihin parang pahayag niya pa lang po 'yun yung kinuha niyo nakaraan, hindi pa talaga totally na ni-note niyo sir as magiging salaysay niya na buong storya sir. Tama ho ba? Oo, kasi kailangan natin pong antayin muna yung result ng DNA. Kung maging positive kasi ito, tigil kami lahat sa pag-imbestiga. Antayin na lang po natin yung magiging resolution ng piskalya. Oh, okay. So kung positive sir, kahit anumang sabihin ni Leobert, hindi niyo na po ano yun, yun sir. Gagamitin pa sir. Hindi na po kasi nasa piskalya na yung kaso. Not unless na sabihin natin kung meron pang additional na suspect. Pwede tayong mag-file ng supplemental complaint. Pero kapag wala, isasama na lang ito ni Leobert. Yung kanyang salaysay na to doon sa kanyang depensa doon sa piskalya. So depende na lang po 'yan sa piskalya sa evaluation kung makukonsider pa 'yan o hindi na. Oh, kaya nga kasi may unang binanggit na statement. Pero sir, for the idea lang no, kahit hindi yung buong detalye mismo ang binanggit niya,
magkaroon lang po ng idea ng mga kabayan natin. Anong klaseng bagong statement? Hindi na niya ba inaamin, sir? Yung kabuuan, parang hindi niya inaamin. Amin talaga. Okay, so parang yung lumalabas kung ano yung sa panayam nitong si Senador Rapidulpo na parang naging ano lang siya na napilitan na lang dahil doon man sa ginagawang pananakit na sa kanya. Sir, yun pa ba? Yun. Yung version niya, kung ano yung version niya kay Senator Tulpo, hindi na narinig natin. Oh, so parang lumalabas, hindi na po mismo siya ang may kinalaman sa krimen, sir? Yun na nga. Okay. Eh, hindi nyo natanong sa kung bakit niya nagawa naman yun maliban doon sa sinaktan siya at saka dinamay niya si Jovelyn? Natanong natin. Nakasama niya sa question natin. Pero hindi ko kailangan kasi i-divulge muna lahat ng mga sinagot niya. Okay. So, antay na lang ho natin. Sige, sir. No problem po. Maging resulta. Oo, no problem po, sir. Pero, sir, matanong ko na rin po, nakaraan na initial na banggit nyo na mayroong subject for investigation depending sa results. Pero itong mga initial na politiko, enforcers, or government employee, may voluntary ba na pumunta dyan na sa inyo para explain ang side nila? As of now, hindi pa natin sila inimbitahan kasi nga magiging baliwala ito kapag mag-positive yung DNA. Mm-hmm. So, inaantay nga natin ang result ng DNA muna bago natin sila patawag isa-isa. At least, meron na kaming listing ng mga posibleng maimbitahan sa aming tanggapan kung mag-negative yung result ng DNA. Mm-hmm. Nakaready lang ho tayo dito sa pag nag-negative. Pero pag nag-positive, lahat po yan is mabutol. Okay. Sige po, sir, ano? Yun lang po siguro, maliban lang kung may mapaka yung development na babanggitin. Pero may nadagdag ba, sir, maliban doon sa tatlong yun, merong politiko, government employee, tapos law enforcer, meron pa bang ibang nadagdag? Sa ngayon, wala pa naman. Pero meron mga ilang pangalan na ini-evaluate din natin kung paano na link. Pero hindi pa natin masyadong kinukonsider. Based yun po sa statement itong si Leobert? Opo. Oh, okay. Pero ano sa mga authority rin or individual, no. Private individual? May authority din, authority. Oh. Police sir, police ganun. Parang ganun kasi naka-civilian yung picture na pinakita. Okay, puro picture ang pinakita. Mm-hmm. Sige. Wala namang media sir na involved dito. Wala pa naman. wala naman. Wala naman. Sige sir, yun lang naman po. Antay na lang kami talaga kung ano pong development. Kung sakali sir maglabas ng DNA, magpapreskon ba ang NBI? Siguro kailangan kong sabihin kay Attorney Garbo, kay Chief, kung ano yung magiging plano niya. O kung sabi magpapreskon, papatawag namin siguro kayo lang. Okay, sige sir, mas maganda siguro kung ganun lang para all in one na maipakita, mapresenta at maipaliwanag. Sana sa side din po ng forensic maipaliwanag din po para mas maging maganda yung presentation sir. Sige, pilitin natin na mabigyan na amakan, na makunan ng paliwanag yung DNA expert natin. Okay, sige po. Sir, ngayon kasi may mga lumalabas, sabi ko na ganito yung scenario. Kung sakaling mag-positive or anuman, ang sasabihin naman sa NBI, ang NBI na bayaran or nagamit din ang NBI, sir. Advance lang po na komento. Hindi po natin mahawakan ang opinion ng bawat isa. So, karapatan nila yan. Pero respetuhin natin. Pero sa part po ng NBI, kung ano po yung naging resulta ng DNA, is yan po ang talagang totoong resulta. Anong magiging motibo namin? Anong magiging motibo ng NBI para gumawa ng kalokohan? Para kanino? Para saan? Mm. Diba? Mm. So lahat po ng procedure pinakita namin sa inyo, sa pag-extract ng swab, sa pag-recover ng mga ebidensya, at nakasell yun hanggang papunta doon sa Manila. Actually, yung mga pumunta dito ang mga expert natin, hindi pa nakaka-uwi until now sa pamilya nila. Dahil talagang pinaprioritize yung pag-examine itong kay Jovelyn na kaso na to. So, sana po magtiwala kayo. Sa mga hindi naman, karapatan po ninyo yan basta sa amin ginagawa namin ang trabaho namin para po sa inyo. Yan lang po.
Okay, pero ako sa akin hindi ko din dinidepensa ng NBA, pero nakita ko doon sa presentation very transparent. Sabi niyo nga pagbukas, paglabas, pag swab, ipinakita talaga as in open para po sa ating pong mga kasama sa media para ipresenta naman sa ating pong mga mamamayan. Anyway, sige sir, antabay na lang kami uli sa pinaka-development. Maraming salamat po sa oras, sir.